Hi guys, welcome to my vlog. Oh, Ben, ano ka, Ben? Kailangan namin tulong mo, Ben. At dyan po ay mga concentrated na pang car wash. Good day mga ka-Tito Bar! What's up? What's up? At kami po ay muling gahanap buhay sa araw na to sa Lala Move, at may nakuha na po kaming booking. Papunta po ito ng Marikina, at ang pinili ko ngayon ay yung may bubuhatin, yung may kailangan ng helper, dahil sa susunod na araw ay may pasok na po itong dalawa kong anak. So sinusulit ko yung bakasyon nila para may pangbaon sila pagdating ng start ng klase nila. At malapit lang po yung aming unang booking for today. At natawagan ko na rin yung customer. Ang isasakay daw ay mga frozen. At malapit na po kami dito sa pickup location. Ito yung dati kong pinickup na kinansel ko kasi binok nila 1,000 kg pagdating dito sa pickup, napakarami, halos 2,000 kg na. So hindi ko yung pinayagan. I-try natin for the second time kung totoo yung ikakarga nila, kung 1,000 ba yan o less 1,000 kg. So abangan nyo po at malapit na kami. Ipapakita ko sa inyo kung ika-cancel ko ba ito uli o hindi. Let's go! At nandito na po kami sa pickup location. Saan marami ang pumipick up. At ang problema ngayon ay parang may low pressure. Maulan na naman. Ayun o, nakabarada na, hindi natin alam kung ito. So, tawagan ko yung binigay na number para mukhang marami ah. Pag itong dalawang to, ika-cancel ko na ulit ito. Tawagan muna natin. So, puntahan ko muna ito. 25 pesos. Hi guys, welcome to my vlog. Ah, Ben, ay ka Ben, kailangan namin tulong mo, Ben. Pare, go. Parang ayaw mo din ako pala pahirapan, no? Kaya naman ang dalawa, magulupuan pa tayo. Ay! Hirap na nga tayo. Pero pag si Erneng, pag sarap daw, hindi natin sinasama. Pero hirap sumasama niya. Lala ka talaga ang katawan mo dito, ay buhatan. Uy! Daan-daan lang, ha? Bato-bato yung mga tao dito eh. Oo. Tawan nila. Maganda lang katawan. Siyan po mga ka-Tito Bar, na pick up na natin itong Prosen na pangalan yan.
ito itong mga frozen product na dadalhin namin sa Marikina. At kanina daw 2,000 kg yan. Kaya sabi ko kung 2,000 hindi kasya, i-cancel ko sana. Dinalawang booking para may isa pang lalamove na mag-a-accept dito. At ang booking po nila is 790 ang babayaran. At ilang minutes ba tayo makakapunta ng Marikina? 54 minutes at 16 kilometer away. At i-deliver na po namin. At sa mga nagtatanong po, kasi napakarami ng subscriber natin na nagtatanong na okay lang ba kung bago, kung bagong sasakyan ang ipapasok nila sa Lalamove. Eh syempre, kung bago po ang ipapasok nyo dito sa Lalamove, walang problema. Pwedeng pwede yan at talagang tanggap na tanggap kayo. Pero kayo po ang tatanungin, papayag ba kayo na bagong bago yung sasakyan nyo? Akargahan kayo nitong mga ganito. May GL pa nga daw na papasok, bagong bago. Tapos kakargahan ng tumatagas. Oh no! Kaya mga ganito. Minsan po may mga kinakarga na mga scrap, yung pinag-constructionan. May mga plywood, may mga bato. Yun, yun ang sinasabing bagong-bago yung sasakyan mo. Pinasok mo sa Lalamove, magiging Lalamove. Magiging Lalamove po yung ating sasakyan. Kaya okay na po, okay na po kung ang ipapasok natin dito ay mga second hand sasakyan. Kasi sayang yung sasakyan kung bago. So yun po yung sagot ko sa mga gusto magpasok ng Lalamove na brand new yung sasakyan. At ito po ay i-deliver na namin sa Marikina. So let's go. Share yung aking
araw-araw na biyahe. Pagdating ito man ay maliit yung kinita o patamtaman lang, ay darating yung araw na babalik-balikan ko na lang tong mga video na to, dahil siyempre hindi natin alam, minsan hindi na tayo magda-drive at itong mga anak ko na ang magda-drive, helper-helper na lang si Tito Bar. Malapit nang mag-drive si Kuya CJ. At marunong na naman po yun sila mag-drive. Marunong na mag-clutch, mag-cambio. License na lang ang kailangan. So ang panahon po ngayon ay talagang kanina pa yan umuulan-ulan. May low pressure ngayon sa Pilipinas. Sige, tingnan po natin kung ilang biyahe ang magagawa natin sa buong maghapon. Tayo po ay nag-start na naman ng late. Bihira ng oras na ngayon. Time check, 2:20 in the afternoon. At hindi natin ito pwedeng sabayan ng booking dahil mabigat yung ating dala. Kaya ang dapat natin gawin dito ay bilisan na ma-deliver para makakuha ulit tayo ng panibagong booking. Okay, alright, let's go! At dyan po ay gawaan na hindi natin kilala kung sino to, pero lahat ng sasakyan ay pinapatabi saglit. Kasi malamang si BBM to, yan. Ang dami nila, ang daming escort eh. May BMW, may Land Cruiser, Fortuner, Grandia, yan. Ang dami nila. Malamang na, kasi ngayon ay ano? Sona ni Pangulong Marcos. Ayan po, okay na. At makakabiyahin na uli kami. Take the next right onto C5 access road. Malapit na rin ang aming graph of location dito sa Marikina. At dito tayo dadaan sa may riverbank. Kita natin ang Marikina. Dahil minsan dito ano, pagka ganitong may low pressure, maraming nag-aabang dito sa pagtaas ng tubig. Pero ngayon wala pa naman masyadong ulan. Na-share ko lang na ito yung Marikina. At ang zona ni Pangulong Marcos ay dito po sa Quezon City. Kaya ang mga estudyante ngayon ay wala na namang pasok. Bukas na ulit pasok nila. Ito, ito yung ilalim ng ano ang tulay ng Marikina. Dito yung ano eh, dito yung may mga sukatan ng tubig. Hindi natin makita kasi may harang na. At nandun pa. Taas pa naman ang ribbon. Okay. At ito yung isa nating kamalalamog. Yung L3 niya o ano ba ito? Help niya pina-extend. For sure, 2,000 kg yan. At kasyang-kasya dyan yung mga matataas. Like rep, parador. Untok. Ganyan ang mga... Siyempre, mas kung
gusto niyo ng mga nakatayo, ang inyong mga pangarga, ayan po yung hanapin niyo. 2,000 kilogram. At may mas malalaki pa po diyan, may 3,000 kilogram, may 3,000 kilogram, may 6,000. Iba't iba po ang category noon. Mga kahoy ang sakay ni Kuya. 2,000 nga, capacity. Ayan, oh. Maraming papasokan ang lalaman po. Pag maging truck man na yan o belt, pwede sa lalaman. Yan, at tatrapik na din dito. Sa may Jeep Rizal. Laman ni Popcorn, stop daw. At nandito na po kami sa Marikina kung saan dinideliver tong frozen foods. At inabot kami ng malakas na ulan. Matulungan ko sana magbaba kasi may bayad na ano to eh. May bayad na 200. Eh sabi naman dito yung mga nagbubuhat, pakita mo Kuya Rosen. Marami daw sila. Ay sila na lang daw ang bubuhat kasi lumabas na ako, ayaw nabasa. Pero i-assist ni CJ dito. Doon ka Kuya CJ, sa may tulong. Idudulong mo lang yung ano, yung mga box. Doon para hakot sila. Okay po, at naghihintay na uli ako ng another booking. At yan po si Kuya CJ, maasahang bata, napakabait to. Malakas na pati yan. Ngiti ka muna Kuya CJ. At yan po mga Tito Bar, kami muna ay kakain. Namin ay mainit na sabaw, may sinigang na baka. Ang sabaw kong ni-request ay papahitan, may sisig, at kakain po muna kayo. So, pray na, kaya sige. Sabaw, mainit. Aba, talagang papahitan niya. Thank you, Lord. Ito, Bobby, Aquan. Sisig. Panalo sa sarap yung sabaw ng papahitan. Ano gusto mo sabaw? Kaya ka din. Ano yun eh? Sarap mo sabaw. Sarap? Amiga. Di ba? Tayo sa pang ano? Na. Yun na lang. Pahi pa ang sabaw ng papaitan. Papaitan daw. Ano gusto mo yun? Ano gusto ni Kuya Rosen? Sarap ng luto. Ilang container yun, sir? Ilang daw po daw, sir? 50,000 kg. Puro walang
kasi sakto mga 1,000 kg. At yan po ay mga concentrated na pang car wash. So, the container pasya naman. Sabi ko para hindi lang bumagsak. Ayun, sobra pa nga eh. Bayad na to, sir? Hindi pa po. Hindi ko, baka doon na ang bayad dito. Dito na, dito na. Tito Bar, kami po ay nakauwi na ng bahay at sa sobrang lakas po ng ulan kanina ay nabasa yung damit natin. At kami po ay naka-apat lang na biyahe sa buong maghapon. So marami po kasi ang magtatanong kaya ginawa natin ng video o content tong
mga tanong nila, no. Okay lang ba ipasok ang brand new o mas maganda ang second hand? So kapag ako po ang tatanungin ay mas okay na po yung second hand. Kasi kapag brand new nga yung ating ipapasok sa lalamog, malalamog yan. Kasi nga iba't iba po yung sinasakay dito. May mga scrap ng galing sa construction site at may mga construction materials din po sinasakay dyan. At ang masama pa niyan, yung ibang mga frozen foods like mga meat na tumatagas kung minsan. Kaya kung brand nyo po yung gagamitin mo, talagang hindi po siya advisable, kumbaga. Sa akin lang, ha? Sa akin lang yon. Kung ako yung may bagong sasakyan, hindi ko po ipapasok ng lalamog. Yun lamang po. At maraming salamat po sa patuloy na inyong panonood. Ingat po tayong lahat. At God bless everyone. Bye-bye!